kayo po ba, mga bossing ko, ay pagod na dahil kayo po ay lagi nilang nag-aaway ng inyong karelasyon. Ito pa, mga bossing ko, ay mananatili sa inyo ang inyong karelasyon at hahabol-habulin ka ng inyong karelasyon. Hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakakausap. Kung kayo mag-aaway, hindi siya makakatulog hanggat hindi kayo nagkakabati. Or kung kayo po ay mayroong LDR relationship, yan po, mga bossing ko, hindi ka nakakabakaba dahil alam mo ng iyong karelasyon ay bagay mahal na mahal ka at maghahabol-habol sa iyo. Ikaw lang ang tanging iisipin po niya. Proven po ito, mga bossing ko. Ngayon, kumuha po kayo, mga bossing ko, ng luya. Ang luya, mga bossing ko, ay isa sa mga subok na rin na napakaswerte pagdating sa usapin ng kaperahan. Kapag ito ay natuyo lalo, ito ay maswerte sa pera. Pero ginagamit din ito pagdating sa usapin ng inyong karelasyon para manatili ang anghang ng pagmamahalan ninyo ng inyong karelasyon. Subukan nyo po ito. Ito po, mga bossing ko, ang ating luya. Isusulat nyo po dito sa luya ang intention ninyo sa inyong karelasyon na kayo lang ang mamahalin at hindi na siya titingin sa iba. At kayo ay lagi niyang iisipin at kailanman ay hindi na siya magkakagusto pa sa iba. Ganun po, mga bossing ko. I-wish nyo na ang lahat ng gusto ninyo. Pero paalala lamang, dapat ang gumagawa ng ganito, mga bossing ko, ay yung legal na asawa or ng karelasyon, mga bossing. Dahil maaaring magbago ang inyo pong isipan at maaaring kayo po ay mag-jowa kayo at nagbago bigla isipan ninyo na kung, mga bossing ko, maaaring hindi nyo na mabawi ito. Kaya mas maganda na ang magagawa ng ganito ay kasal na at may mga anak na. Parang kumbagay nandyan na, hindi ka na pwedeng kumawala pa. Ngayon po, mga bossing ko, at mas mainam sa mga legal lamang po ito dahil masama kapag gagawa ka ng ganito nang hindi naman kayo ang legal. Kasi may balik din po yun. Ngayon pa, mga bossing, isulat nyo na dito yung intention ninyo na halimbawa ang inyong karelasyon ay kayo lang ang mamahalin at wala nang iba pa. Hindi na siya titingin kahit kanino. Yan, ganun po, mga bossing ko. At makukonsensya siya kada gawa niya ng kasamaan o hindi na siya nagpaplano ng gawa ng kasamaan. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo i-wish. Pagtapos na po kayo mag-wish, tusukin nyo po ito, mga bossing ko, ng mas maganda karayom. Or kaya itong pinanulat niyo, tusok-tusokin niyo po siya. Tapos paulit-ulit hanggang sa makontento ka doon sa mga ginawa ninyo na ano. Ang ibig sabihin po noon, mga bossing ko, parang pinapaalahalahanan niyo siya na huwag makakalimot doon sa mga bilin po ninyo. Yung kung ano yung intention niyo na isinulat po dito. At pagkatapos, mga bossing ko, kumuha ka ng pulang tali at isabit niyo po ito sa may bintana po ninyo. Sa may bintana, mga bossing, sa mataas na parte ng inyong bintana, doon niyo po siya ilalagay, doon niyo po siya isasabit. Makakatulong po ito, mga bossing ko, para ang inyo pong karelasyon ay mananatili sa iyo at maaaring sambahin ka niya or mahalin ka niya ng sobra. Kapag gumawa ka ng ganito, sikreto lamang po ito kasi wala may nakakaalam. Matagal bago matupad or kaya po nakukontra, mga bossing. Kaya ko ikinaniniwala at naisyo po itong gawin, asya. Good luck po sa inyo po lahat.